Unang-unang balita, isiniwalat nga daw po ni PAGCOR Chairman Alejandro Tengco na si dating Malacanang spokesperson Harry Roque ang kanyang tinutukoy na miyembro ng gabinete na umano'y sangkot sa illegal na pogo na sinalakay sa Porac, Pampanga. Sa hearing po ng Senado kahapon, sinabi niyang tumawag si Roque sa kanyang tanggapan noong pong Hulyo ng nagdaang taon para humingi ng appointment. Nakipagpulong daw sa kanya si Roque kasama po si Cassandra Leong na kinatawan daw ng Pogo Company na lakin South 99 sa Porac, Pampanga. Sinamahan daw po ni Roque si Ong para magreklamo sa PAGCOR, partikular sa paniningil sa kanila ng PAGCOR ng arrears na umaabot sa $500,000. Opo. Ngayon, binabanggit po kanina sa ating pong talakayan na ang sinasabi po, ang bahagi po ng sinasabi po ni PAGCOR Chairman sa kanilang pagkikita, pakinggan po natin. At ulitin ko din po, hindi po naman niya ako pre-pressure. Kumbaga, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, magpa-facilitate ng at nakikiusap po siya. So parang sinamahan niya lang po. Sinamahan po niya. Maliwanag po yun. Yan po ang tinig ni PAGCOR Chairman Alejandro Tengco. Habang sa hearing din po naman kahapon, ipinakita po ni Senator Risa Ontiveros ang organizational chart ng Lucky South kung saan nandoon ang pangalan po ni Roque bilang legal head umano ng kumpanya. Mariin po namang itinatanggi ni Roque na siya'y legal counsel ng Lucky South 99 o ng anumang illegal na pogo sa bansa. Hindi raw niya alam kung bakit nakalagay ang kanyang pangalan sa organizational chart ng kumpanya. Mamaya po abangan niyo ang ating panayam kay Attorney Harry Roque. Hindi raw totoong lumaki sa farm at hindi rin daw totoong homeschooled si Bambantay Lac Mayor Alice Go. Sa pagdinig sa Senado kahapon, inilatag ni Senator Win Gatchalian ang mga patunay na hindi nga homeschooled si Mayor Go o Go Wapping. Sa katunayan, pareho sila ng eskwelahan noon ni Go na Grace Christian High School. Ipinakita nga ni Gatchalian ang school records ni Go mula 2000 hanggang 2003. May kalakip din daw na birth certificate ang enrollment document ni Go. Sa gitna ng mga bagong revelasyon sa pagkatao ni Mayor Go, no show pa rin pagdating sa pagdinig kahapon sa Senado dahil sa problema daw niya sa mental health. Pero ang duda ng ilang senador, wala namang medical certificate sa ipinadalang letter of explanation ng alkalde. At kahapon nga po'y dumulog sa Supreme Court. Ano po, mga kapatid, ito pong kampo ni Mayor para questionin ang pag-imbita po sa kanya ng Senado. Abangan po ninyo ang kalakaran po ang magiging takbo ng mga balitang ito within the day. Hinamon po naman ni Pangulong Marcos Jr. ang sinasabing nagtatago na si Pastor Apollo Quiboloy na magpakita na. Wala rin po siya nakikitang mali sa 10 milyong pisong pabuya na inanunsyo ng DILG sa pamamagitan po ni Secretary Benro Avalos para sa makapagbibigay ng anumang informasyon sa kinaroroonan ng sinasabing nagtatagong Pastor Apollo Quiboloy. Nauna pong kinwestiyon ng kampo ni Quiboloy ang pagtanggap ng DILG ng donasyon mula sa mga pribadong individual para sa 10 milyong pisong pabuya. Wanted si Quiboloy sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking. Samantala, question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kami kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Yan po ang tinig ni Pangulong Marcos Jr. Hiniling ni COMELEC Chairman George Garcia sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na imbestigahan ang alegasyon na nakatanggap daw siya ng suhol mula sa South Korean firm na Miru Systems. Nagsumiti rin ang opisyal ng Waiver of Secrecy of Bank Deposits para hayaan ang AMLAC na imbestigahan ang mga bank account na umano'y pagmamayari niya. Nauna nang sinabi ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na isang opisyal daw ng COMELEC ang nagdeposito ng 1 billion peso sa halos 50 offshore accounts sa Singapore, China, Hong Kong, the Caribbean at North America. Nagkataon pa nga raw na nangyaring transfers kasabay ng pag-award ng 17.9 billion pesos na kontrata ng Miru Systems. Ang giit ni COMELEC Chair Garcia, magbibitiw siya sa pwesto kapag napatunayan ang mga akusasyon ni Marcoleta. Samantala po naman, posible daw pong higit pa sa 23 bilyong piso ang aabuting halaga ng pagpapatayo po naman ng new Senate building sa Taguig. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, posibleng
umaabot pa ng mula 26 hanggang 29 na bilyong piso ang gagamitin. Nauna pong sinuspinde ng kasalukuyang pamunuan po ng Senado ang naturang proyekto. Yung apoy matapos questionin ng komite ni Senador Cayetano ang umano'y lumobong singil at gastusin sa naturang proyekto. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.